Hindi ako kakanta, baka akala nyo kakanta ako. So welcome ulit sa ating classroom. Ngayong araw na ito, i-discuss naman natin yung general formula ng arithmetic sequence. So para magawa yan, kailangan natin balikan dun sa unang video natin. Ito mga sample na to, derive natin gamit yan. So balik ulit tayo ulit sa ating classroom. Katulad na sabi ko kanina, i-derive natin formula galing to sample natin. Nung una nating video, ito yung dalawang example natin. At nakuha na natin yung kanilang explicit formula gamit yung trial and error. So para hindi tayo mahirapan o para hindi tayo lagi gumagamit ng trial and error, i-derive natin yung formula. So itong una natin example ang gagamitin natin. Tara! So meron ako na itong a sub 1 at alam natin yung a sub 1 natin yung unang term. Sulat lang natin, a sub 1 is equal to 69. So pag kinuha natin yung kanyang equation, magkakaroon tayo ng a sub 1 is equal to a sub 1. Kasi yung a sub 1 natin is 69, so therefore a sub 1 is equal to a sub 1. Papaano naman pag kinuha natin yung a sub 2? Siyempre dito sa ating unang sample, yung a sub 2 natin is 73. Saan naman ang galing yan? Nung in-add natin yung first term at saka yung common difference, which is equal to 4 or 69 plus 4. So kunin natin yung equation yan. So we have now a sub 2 is equal to a sub 1 plus yung 4 natin, that is our common difference, or plus d. Punta tayo sa a sub 3. Paano naman kaya pag a sub 3? Of course, ang ating a sub 3, that is equal to 69 plus 4, and we add another 4. So therefore, pag kinuha natin yan o in-add natin yan, lalabas that is equal to 77. Kunin natin yung equation niya. So we have now a sub 3 is equal to a sub 1 plus d. So yan, simple natin d. And meron pa tayong isang d. So simplify natin, magkakaroon tayo ng a sub 1 plus 2d. Paano naman pag kukunin natin yung iba pang term o simply gawin natin a sub n? Paano kaya yan? So kung mapapansin natin dun sa three parts natin, first three parts natin, meron tayong a sub 1 o common na may a sub 1. So sulat lang natin yung a sub 1. Pagdating dito sa a sub 1, actually, pwede rin natin lagyan ng dito. Pero syempre, times 0. Para kapag minultiply natin 0 times b, 0, a sub 1 pa rin natitira. So para wala pa rin tayong dinagdan. Dito naman sa pangalawa, that is 1d o 1 times d or simply d. Okay, dito naman sa pangatlo, 2d. Kung mapapansin natin, sunod-sunod, 0, 1, 2. So, papaano natin yan bibigyan ng equation o ng formula? Gamitin natin yung terms, which is n. So, we have plus n. Isipin natin, lagi nilalagay natin 1 dun sa first term. Pag nilagay natin yung 1, so magiging 1d. Eh, kailangan natin 0. So, ano gagawin natin para maging 0 yan? Siyempre, subtract natin ng 1. So, meron tayong n minus 1. Of course, times d. Itong na-derive natin na formula ay ang formula o general formula ng arithmetic sequence. Try natin, sample natin dito. Sa trial and error, meron tayong 4n plus 65 dito sa sequence na to. Okay? Tignan natin using this formula kung ganun din yung lalabas. So we have now using the formula a sub n is equal to yung a sub 1 natin dyan is 69 plus n minus 1 times the common difference. Okay, in this example, we have 4. So, let us simplify 69 plus distributive property. So, we will have now 4n minus 4. So, to simplify that, we have a sub n, that is 4n. What is 69 minus 4? That is equal to 65. Pansinin nyo to. At pansinin niyo yung trial and error natin. Parehas. So lumalabas, pwede natin gamitin itong formula na to sa kahit anong arithmetic sequence. Dali lang, di ba? Okay, so sa susunod natin pagkikita, magkakaroon na naman tayo ng panibagong lesson. Ito po ang inyong nag-iisa, ang musikerong maestro na nagsasabi sa inyo, si God, parang mat. Pag binigyan ka ng problema, siguradong may solusyon. Salamat! Bye-bye!